Nako, simulan natin na itong pandemya, sabi nga, ang dami nating emosyon, hindi ba? Talagang yung mga emosyon na yun, naipon, tapos hanggang ngayon, nandyan pa din, marami ang nararamdaman natin, tapos nangyari nga itong campaign period na heated and very emotional din ang mga tao. Siguro, paano ba natin ipoproseso muna yung feelings of anxiety? Yan, mahalaga yan eh, Ms. Maribel. Oh, yung anxiety, sana meron tayong kausap na kaibigan o kamag-anak, kung hindi man professional, para ikwento itong ating nararamdaman. Yung tao sanang makikinig sa atin at hindi makikipag-kontra o makikipag-away sa atin. Siguro sabihin mo sa kaibigan mo or kausap mo, pwede ka bang makinig muna, ha? Huwag ka maghuhusga, wala kang sasabihin negative. Gusto ko lang ilabas itong aking nararamdaman. Okay? Mm-hmm. So, pakinggan natin naman yung mga damdamin ng ating mga kamag-anak or ating mga kaibigan. Oo. So, importante yung pakinggan lang muna. Pakinggan lang, walang reaksyon, walang opinion. Pakinggan lang. Tapos, pagtapos ka na, yun naman kaibigan mo. Parang ganun ba yun, Ms. Maribel? Oo. At saka yung makikinig, maganda pa kung makikinig ka, sasabihin mo, Ami, ito ba yung sinasabi mo? Mm-mm. Na ito ba yung naintindihan ko? Mm-mm. So, ulitin mo sa sarili mong salita yung sinabi, oo, yan nga. Okay. Gusto kong malaman kung bakit ganun ang iyong pananaw. Pwede mong tanongin bakit, di ba? Walang paghusga. Tapos, sabihin mo, ikaw naman, pwede kang makinig sa aking pananaw o sa aking damdamin. So, ganun din. We will take turns, ika nga. Huwag kayo tayong sasabay-sabay na parang nawawala ng panahon na makipag-usap. Oo. Sabi nga, Ms. Maribel, hindi mo daw makokontrol kung ano ang pwedeng sabihin ng ibang tao. Ang tanging makokontrol mo lamang ay yung magiging reaction mo. Mula kahapon at saka nung isang araw pa, kahit na mga ilang buwan na ang nakaraan, di ba, marami tayong nakikita sa mga feed natin, sa FB, mga opinion ng iba't ibang tao. Ang tanging makokontrol mo lang doon is yung how you will react, di ba, to it. Yung iba ang pagtanggap na parang, parinig ba to sa akin? Dahil iba yung opinion ko, paano ba ipoproseso yung ganon? Kung magagalit ka lang, di medyo either palitan mo yung topic or sabi mo, teka muna ha, may gagawin ako, may pag-uusapan ako doon or may trabaho akong gagawin. Di umalis ka na lang ng maayos para hindi kayo magkasakitan ng loob. No? Kasi talaga may mga taong iba ang pananaw sa'yo at kung gusto mong i-convince doon sa iyong pananaw, walang pilitan. Sabihin mo lang, alam mo ako ganito kasi ganyan. Ikaw naman, ano yung sa'yo? Parang doon, we will preserve the relationship. Ika nga yung pagsasama natin, kailangan bigyan natin ng tuon kung mahalaga itong relasyon na to. Mm-mm. Kasi ang isa ring nakakalungkot na nangyayari dito, dapat maging aware din tayo na medyo ang demonyo, talagang ang unang sinisira ay pamilya, pagkakaibigan, yung mga ganyang relasyon, hindi ba? Pagka ganyang nagkakainita na yung argumento, yung mga, di ba, yung pagsasagutan sa mga feed, pwede ba talaga yung i-unfriend? Okay lang ba na i-unfriend? O medyo, meron pang isang ginagawa sa settings na pwede unfollow para hindi mo makita yung kanyang mga ganong mga isinusulat. Kung sa palagay mo toxic na. Pwede ba yung ganun, Ms. Maribel? Parang mas mild yung unfollow. Oo. Ang tawag dito, kasi sa unfriend. Painful. Yung unfriend talagang parang pinutol mo na. So, pag-isipan mo, kung may mga marami akong nakita, nag-unfriend na sila. Actually, sinara na raw nila yung FB nila. O di isa lang mo yung iba, binlock pa nga daw, Ms. Maribel. Kaya, kung yun talaga ang gusto mong gawin, at kasi baka may masabi kang masakit, isara mo na lang nga. At saka sabihin mo, I will, alis na muna ako, magpapahinga muna ako. Pwedeng sabihin yon. So, depende sa kahalagahan ng inyong relasyon. Kung baka mami, anak mo yon or pinsan mo, ignoring is also one way. Huwag mong buksan na yung FB mo, di ba? Or yung unfollow nga ang pwedeng gawin. So, keep yourself busy. Pero kailangan sabihin sa sarili, alam mo,
tanggapin natin iba't iba ang pananaw ng mga tao. Oo. Yun ang gusto nila, irespeto natin yun. Mm-hmm. So we have to really respect. Kung gusto natin manatili maganda ang ating mga relasyon. Yes. And moving forward, Ms. Maribel, syempre, paano mo ba pwedeng magawa na maiparating yung mensahe na hindi ka nakaka-offend ng ibang tao o wala kang... Kasi minsan depende rin yun sa interpretasyon ng taong bumabasa eh. Kasi again, we have to remember, walang emosyon yan, parang sa text, yeah. Diba? Walang emosyon. Oh. Ikaw ang naglalagay ng emosyon doon. So, paano mo ba pwedeng maparating yung mensahe mo na hindi ka, kumbaga, makakairita ng ibang tao o magiging hostile yung kausap mo? All caps mo lang daw. Ang tawag natin dyan, kung sasabihin ko, alam mo, Ami, ito yung aking pananaw, ito yung gusto kong gawin dahil ito yung pinanggagalingan ko. Pero kung sasabihin ko, Ami, ako yung pinili mo. Hindi yan maganda, hindi ganun. Bakit? Yan talaga, amoy gera na agad. Ay nako, magigera na kayo kaagad, di ba? So, do not put down the point of view of the other person. Walang paninira or paghuhusga. Yan talaga naman ang nakakasira sa mga relasyon eh. Uh-oh. Sa anak, sa magulang, baka sa nanay mo, doon sa mga kapitbahay. Napaka-importante. Alam natin, parang yung emosyon ngayon dito sa election, napaka-tindi. So, mainit talaga eh. Hanapin natin yung mga tao na pareho yung ating pananaw. Doon tayo mag-usap-usap at magkwentuhan. Yes. Alamin mo yung pananaw at tanggapin natin, yun ang gusto niya. Pwede tayo mag-usap, pero yun na nga, huwag tayong maghuhusga, kundi mabilis na masisira at ang relasyon. Nanghuhusga tayo at nanliliit pa. Yun din eh. Kailangan natin talagang maging conscious dun sa mga salita. Kasi nga sabi nga nila, di ba, the power of the tongue can be life or death. Pag lumabas na yan, parang toothpaste yan. Pag lumabas na yan sa bibig mo, mahirap ibalik. Totoo. Kailangan tandaan natin itong ating sinasabi. Meron kaming yung formula sinasabi namin, yung iMessage. Ikwento mo lang yung iyong pananaw. Yung pananaw kasi, walang tama o mali. Sa'yo yun eh. Pero sa'yo yun. Pero ihumusga, huwag mong sasabihin, yung ikaw, yung sa'yo, yung pinili mo, ganun. Negative. Ay naku, wala na. Na ikaw ay ganito away. Dahil ito ang binoto mo. Dahil ikaw ay ganyan. Yan, yung mga... Away na abutin mo. Away talaga. Paano mo naman malalaman, Ms. Maribel, na kung yung nasira mong relasyon, let's say, sa kaibigan o sa kapamilya, after a while, mahihimasmasan ka, syempre. Gusto mo na rin ayusin yan. Di ba, lalo na kung sense of morals and values ang involved. Paano? Yan, buti yan. Medyo na, nakapahinga ka na ng konti, nagkaroon kayo ng oras na mag-isip at gusto mong, alam mo, medyo na nasira. Kuminsan kailangan maghanap ka ng mamamagitan sa inyo. Para i-check mo lang, pa-check nga kung okay na siya or pwede siya makipag-usap sa akin. Kasi pagka dumiretso tayo, kuminsan baka hindi pa ready yung kabila, madagdagan na naman itong ating problema na sinigawan ka or parang anong gusto mo gawin natin. So, tulay, di ba tawag natin dyan? Kailangan ng tulay, magpapadala ng emisaryo. Emisaryo, may ambassador. May ambassador ka muna. Usually mga apo yan mga apo or mga anak, yan. Para magbati-bati na. Tingnan mo ko yung temperatura. Kung mataas pa o okay na, lumalamig na ang pananaw or pag-iisip ng tao. And that's the time na pwede mag-usap and pwede ba kayong mapareho mag-apologize for baka may nasabi kang nakakasakit or sa iyo hindi nakakasakit. Pero it's yung nagsusorry talaga na hindi tayo nagkaintindihan or parang hindi kita na pakinggan, di ba? Or nahusgahan kita. So, kasama yan. Kailangan mag-apologize din tayo. At paano din daw po kung kapag ka medyo ang mga topic ay talagang sensitibo, paano ba ang pwedeng gawin para makaiwas pa sa pwedeng mas malalang mangyari? Yung, syempre, yung
kahalagahan ng listening to understand versus dun sa kaibahan ng listening to respond. O yan, yung ganyang sitwasyon, Ms. Maribel. Oh, napaka-importante yung listening to understand. Intindihin muna natin yung ating kausap. Oo. At hindi ka agad yung respond. Magkasalita ka kaagad at magre-react pa. Oo. Lalo na kung negative. You can respond naman on a positive way. Yung sasabi kong ikwento mo, ganito yung aking pananaw. Alam ko yung pananaw mo ito at tinatanggap ko yan. At okay lang, pareho tayo, magkaiba yung ating pananaw at kaya ba nating irespeto yun? Diba? Kasi kung hindi natin kayang irespeto, itigil na rin natin ang ating pag-uusap na muna para no, itong relasyon natin naman ay hindi masira. Alam kong magkaiba tayo, okay lang yon na magkaiba. Pero pwede tayo bang manatiling magkaibigan?